Good morning mga ka-idol. May itanong lang ako sa inyo mga ka-idol. Itong itanong ko mga ka-idol ay tungkol po ito sa trabaho ko mga ka-idol. Kahapon mga ka-idol, nadisgrasya ako sa hindi ko sinadyang pangyari sa trabaho ko mismo mga ka-idol. Ito natapyas ng ano, na ginagamit ko. Chap-chap ako mga ka-idol ng bell pepper. Gumulong yung bell pepper mga ka-idol kaya sa hindi sinadya inaabot yung daliri ko. Ngayon mga ka-idol, dinala ako sa hospital para magamot ito. Kasi di minto yung ano, pagdurugo mga ka-idol. Talagang hindi ma-hinto-hinto. Ngayon mga ka-idol, hindi ako makapasok dahil nga bawal itong basain. Baka ma-infection, magkaroon ng ano. Basta infection, delikado, mabasa daw. Pero binigyan naman nila ako ng ano mga ka-idol, gamot. Sagot naman ng kumpanya ang mga gamot mga ka-idol. Maraming mga gamot. Maraming mga alcohol, sika. Sagot naman nila yung mga gamot mga ka-idol. Pero ang tanong ko mga ka-idol, dahil sa trabaho ito nangyari, ang tanong ko sa kanila mga ka-idol, kung bayad ba yung araw ko na hindi ako makapasok dahil sa sobat na to. Dahil ang ano ng doktor ay 1 week na ipahinga mga ka-idol. Kasi baga mabasa at mag-infection, hindi natanggal ang kupon ito mga ka-idol. Ngayon, tinanong ko yung HR namin kung bayad ba yung araw na hindi ko maipasok dahil doon naman nangyari sa ano, kitchen, dahil sa restaurant ako mga ka-idol, sa akong preparation cutter, food prep. Doon naman ang disgrasya na hindi naman sinasadya. Aksident mga ka-idol, aksidente talaga. Tinanong ko kung bayad ba yung araw na hindi ako makapasok. Ang sagot ng nasa HR, pag-usapan pa daw nila. Ganun ba talaga mga ka-idol? Kasi sa ibang mga company na napasukan ko, pag may na-aksidente, babayaran talaga nila yung araw na hindi makapasok. Kung ilang araw na hindi makapasok, bayaran nila yun mga ka-idol. So dyan sa trabaho ko kakaiba mga ka-idol. Pag-usapan pa daw nila sa mayari. Ano ba talagang totoo mga ka-idol? Sa mga ano dyan, mga makapanood ng video na to, please mag-comment kayo mga ka-idol kung ano talaga ang panagutan ng company sa nangyari sa atin. Dahil aksidente itong pangyayari at sa doon mismo sa kitchen ng pinagtrabahoan ko, nangyari. Oras ng trabaho ko. Naguguluhan kasi ako mga ka-idol kung bayad ba yung araw na hindi ko pinasok. Kasi parang nagtulakan sila. Ano nila, yung mga ibang na disgrasya kasi dyan sa kasamahan ko, ang sabi nila, hindi daw binabayaran nila. Ano ba talaga mga ka-idol? Bakit hindi nila panagutan yung ano? Kasi sa ibang restaurant, ibang mga restaurant kasi na napasugan ko pag may nasugat,
talaga sasagutin ng ano, yung gamot at yung araw na hindi makapasok. Bayaran nila yun. Bayad yun, mga ka-idol. Kaya mga ka-idol, sana masagot niyo yung mga tanong ko kung ano talaga. Babayaran ba nila dapat yung araw na hindi ako makapasok? Wala silang panagutan sa akin na hindi sila magbayad, mga ka-idol. Kasi yung pag-alam ko sa mga ka-idol, sa ibang mga company, pag na-disgrasya ka na related sa trabaho, ay babayaran talaga yun yung mga araw na hindi makapasok niyo yung biyado. Mga ka-idol, comment kayo lang para malaman ko ano talaga ang totoo, para mayroon akong makuhang aral sa inyo. Maraming salamat, mga ka-idol. Sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, subscribe kayo dito sa YouTube channel ko. At saka sa mag-follow kayo sa FB page ko. Maraming salamat, mga ka-idol. Sana mag-comment kayo para malaman ko kung ano talaga ang panagutan ng company sa nangyari sa akin na aksidente. Maraming salamat, mga ka-idol.